guys, welcome back to my YouTube channel. So for today, ipapakita ko naman sa inyo yung Saturday routine ko, di ba? Nauna pa yung Sunday bago sa Saturday. So for today, I'm just getting ready right now to go to our men's Bible study. And kasi pag Saturday, we are also supporting our men's. Nagjo-join din kami sa fellowship nila. And right now, yun, as you can see, I just finished getting ready right now. So I'll just see you later, guys. Bye! So hi guys, now we're on the way sa pastoral house para sa men's Bible study. So ang hair ko is basa-basa. Hindi ko na siya napadry. So ngayon sobrang lamig na talaga dito sa Korea. Minus siya today. So kaya medyo naka doble tayo ng suot ngayon. So I'll just see you later, guys. Bye! Kaka-bless po sapagkat basta po sa gawain ng Panginoon at hindi po hadlang ang lamig ng panahon para tayo ay umatin sa isang pagtitig po na ito. Siya tayo sa pinakamapalad na nabubuhay dito sa mundo sapagkat itong araw na ito ay isang araw ng Sabado. Isang araw ng gawain natin para sa paglilipos sa Panginoon at bakit po tayo magsimula sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. At Panginoon, maraming salamat po muli sa itong araw na ito, Panginoon, na kami ay muli mong pinagtipon-tipon, Panginoon, na kami po ay pumapasok kasi isip mo. And then sa mga lalaki, karang kalimitan yung pangungulan niya. Yan. Minsan, hindi nila maiwasan yan. So, ang the best na talagang is maraming klase ng tukso. Kaya lang, ang tukso naman kasi, hindi naman yan, pwede naman kasing layuan yan at takbuhan kung gusto natin. Kasi, nasulat naman dito sa sa 2 Timothy 2:21 kanya, ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay bilang nabibilang sa mga kasangkapang gamit sa mga lagang okasyon. Huwag ka nang bumunta doon. Diba? Kaya, pasto na, may tentasyon din yan. Kaya pagkain niya, lumulobo siya. Ay, siguro din, ewan ko na kung ano na ngayon. Yata. So, may maraming maraming temptation tayo na Pero, ka nga, set your mind on the things above, not on the things that on the earth. So, huwag tayong mag-focus dun sa mga naibibigay ng Colossians 3:2 kasi. So, sa church, this pag-Bible study natin, ipakita natin kung yung tunay na kahulugan ng ating ginagawa. So, dumating man ang temptation na yan, kung nasa ating puso, ang salita ng ating Panginoon, nasa sa atin, sigurado, hindi tayo mawawala. Napakabuti po ang aking Panginoon, magtiwala lang po tayo at magtiwala. Amen. Yan lang mo po at maraming salamat. Ibigay sa atin ng sure eternal life. No? Dapat ang susundin lang natin, yung Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay ng protection, nagbibigay ng favor, healing, prosperity. Dapat yun lang ang susundin natin at lagi nating tandaan kapag tayo ay natitempt, tandaan natin bakit ko kailangan pakinggan ang boses, ang offer ni Satan na wala naman siyang ginawa kundi ang aking distraction. Yes, it may be good for now, it may be wonderful for now sa offer niya, no? Pero gusto kong sabihin sa'yo, ang Satan, wala siyang ibang hinangad sa atin kundi ang ating kapahamakan. So choose you this day whom you're gonna serve. Jesus or Satan? If you choose Jesus Christ, for sure you will have eternal life and you will have heaven here on earth. Amen. Kapag kasi Satan ang iyong i-choose, I'm sure na wala siyang gagawin kundi ikapapahamak mo. Maganda ngayon, pero the end of it is destruction. So, God bless us all. We all live by grace. Magpatawaran, mag-restore sa bawat isa. Amen. Amen.
Amen? Kaya natin ito. Sa isipan namin po, Panginoon, lahat ng narinig namin kay Call Our Friend po, Panginoon. Ininagay namin sa puso, sa isipan namin po, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo na araw-araw sa amin. Hindi po kami pinapabayaan po, Panginoon. Humihingi kami po, Panginoon, ang patawaran ng mga kasalanan namin. Yes. Nagawa namin kasalanan sa araw-araw po, Panginoon. Ito ang magpapatawad sa amin po, Panginoon. Panginoon, i-bless mo ang buhay namin po, Panginoon. Sa araw-araw po, Panginoon, hindi mo kami pinapabayaan po, Panginoon. Ininalapit ko ang buhay ni Pastura namin po, Panginoon, sa upang. Oh, Philippine Pod. Guys, we just finished our Bible study and it's all about temptation. So, it's a reminder for us na huwag tayong kahit may mga temptation man, dapat nandun pa rin na hindi tayo mag-i-stay dun sa temptation na yun because dapat iwasan natin yung temptation na yun. So, that's it for now. And pauwi na ako. And I'll just see you later again. Bye! So guys, yun, nandito na tayo ulit sa house. And for today, gagawin ko naman is magpre-prepare lang ako ng magluluto ko ng embutido. And because meron sa church na mag-celebrate ng birthday niya, and nag-request sa akin na magluto ng embutido. So, I'll just show you later yung mga preps na gagawin ko para sa gagawin kong embutido. So guys, ito piniprepare ko lang yung mga medyo marami-rami yung gagawin ko kasi may in order din. So, may iba pa akong ilalabas na mga sangkap para doon sa gagawin ko embutido. So, mamaya papakita ko yan sa inyo. So, hi guys! So, right now, na-prep ko na yung karne. Nilagyan ko na siya ng salt, ng pepper, and yung mga herbs na pang-timpla dito sa karne. Kasi para yung lasa niya, kumapit na kagad siya sa giniling. And I also prepare ng pang-binder. So, para pag naluto yung embutido, yung kapit na kapit siya, hindi siya yung buhag-hag siya. So, right now, mag-chop lang ako ng mga vegetables. So, hi guys! So, right now, natapos ko ng i-chop lahat ng mga veggies and kaya ako nakamask kasi kanina naghihiwa ako ng sibuyas. So, medyo naiya ako so kaya nagmask ako and minix ko na yung mga veggies. Naka-gloves ako kanina. So, eto na siya. So, what I'll be doing is itatry ko muna, magpa-fry ako ng konti, lalasahan ko yung ginawa kong embutido. So, ganyan yung lagi kong ginagawa. Magpa-fry lang ako ng konti na parang patty, parang maliit lang siya. Parang maano ko kung may kulang ba, madalag-dalag ako. Kesa i-steam ko na siya kagad na hindi ko pa natitikman. So, mas mahirap kasi wala nang chance mag-adjust nun. So, at least habang ngayon pa lang na bago ko siya balutin, ma-adjust ko na yung lasa. So, ngayon guys, magkain na ako ng konti. Titikman ko siya kung okay na ba yung lasa ng aking embutido. Kasi marami-rami yung ginawa ko para sa birthday celebration. And yun, magbabalik pa ako ng nilagang itlog para dun sa mabalik. So, ngayon guys.
Guys, lumabas ako kanina saglit. Nagpunta lang ako sa market kasi may parang kulang dun sa timpla ko sa embutido. So, may dinagdag akong ingredients. Kaya, ayun, bumalik na ako. And at the same time, bumili muna ako ng merienda. So, yung fish, ano nila, na may mungo beans sa loob. Yung tumi siya. Oh, merienda ko na rin. Para diretso na ako magbabalo. See you later. Hi guys, so for now, nag-prep na ako ng mga pambalot. So, nire-ready ko na yung panglagay natin sa embutido. So, simulan na natin. So, actually, nagkugas na ako ng hands ko, pero I'll still use gloves para mas ano pa rin siya, yung cleanliness ng gagawin natin embutido. Start! Hi guys! So right now, natapos ko is 18 pieces. Wow! And natira lang siya na konti. Ito na yung first batch na nasalang ko. So 9 pieces. So ayun yung second batch. And then may gagawin lang akong experiment na panood ko lang dun sa YouTube. So we'll see kung okay ba siya. So see you later! Ayun guys! I just finished hanging up dito sa bahay kasi pauwi na rin yung asawa ko. And after this, babalik ulit ako dun sa pasteray, yung kaninang pinuntahan ko ng morning for our, ngayon naman in the evening we have this prayer wire. So yung kaninang natira ko na sa embutido na timpla nina, yun, ginawa ko siyang wrap. Ni-wrap ko siya sa ano man tawag, parang pechay balduan tawag dun. Chinese cabbage yata yun. So, nirap ko siya. And yun, sinaray ko siya. So, ganito yung tsura niya. Guys, medyo sablay pa yung pagkagawa ko. Pero, ano lang naman to, trial lang. So, next time, ayusin ko na. Kasi yung mga nabili kong cabbage is maliliit siya. So, hindi ko siya masyadong maayos na close. Yan. So, meron pa akong fina-fry. So, sakto yung bago ko umalis. Natatapos siya. A few moments later. Sakit sa trabaho ko. Kung bakit nakanta ako, nagsasalita ako, mag-isa sinasabi ko. Sabi ko, minsan nagsasalita ako sa sarili ko na, Lord, napakabuti mo, Lord, salamat. Lord, parang ako, yung sa trabaho ko kasi mag-isa lang ako sa bahay kasi siyempre, ang amo nasa trabaho. So, kumakanta ako sa Panginoon Diyos. Kinakantahan ko siya. Minsan nagsasalit ako, mag-isa na sinasabi, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, God, na salamat, Lord, na ikaw ang aking Diyos na makapangyarihan nung na talagang nagsasalit ako, nag-pray ako sa Kanya. Sumasagot din ako sa yung sa mga sa ibang mga nagla-live na ano. Blueprint ng buhay natin. Kasi kung si Lord ang may hawak ng blueprint ng buhay natin, tapos hindi mo gusto, meron, masunahan mo pa yung architect ng buhay mo. Alam niyo, yung architect, sila yung nag-design ng buhay natin eh. Minsan gusto pa natin, mas, parang mas magaling pa tayo sa gumawa ng buhay natin. So, kinakailangan pag nag-pray po tayo, it's a sign na we are humbling down ourselves to the Lord. Lord,
bless my plans. Lord, ito po yung pinagdadaanan ko. Give me strength to overcome this one. And that's my life too. And I know na life din ninyo yan. So, right now, we just finished our prayer warrior. So, time check. Ngayon lang ako uwi. Ano na, quarter to 11. So, kung anong busy ko ng Sunday, ganito rin ang Saturday routine ko dito sa Korea. So, syempre, para sa Lord yun. So, go, go, go lang. So, thank you guys for joining me a day in my life. Saturday naman siya. So, thank you so much. And please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Annyeong!